Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po ay narito ngayon sa isang park, malaking park dito sa may California, sa Carson City. At ito yung paborito kong lugar na kung saan dito ay lagi akong nagja-jogging, nag-walking, nakikinig ng salita ng Diyos. Dito ay nakakatagpo ko ang Diyos dahil nasa sarili ko ang Diyos. Dito niya ako kinakausap, dito ko rin siya kinakausap. Kaya nga pag ganitong mga pagkakataon, masarap pag-usapan yung ebanghelyo ng Diyos. Masarap pag nilayan ang salita ng Diyos. Kaya nga ang salita ng Diyos ay sa araw na ito ng Linggo ay ako sa ebanghelyo ni San Marcos. At dito, makikita natin dun sa kwento na inilahad ni Jesus ang mangyayari sa kanya na paghihirap, pagpapakasakit, kamatayan, pagkabuhay. At hindi matanggap ni Pedro. Sabi niya, over my dead body, hindi mangyayari sa iyo. Kaya nga, ang nangyari sa kanya ay pinagsabihan siya ni Jesus na huwag ganon kasi dapat mangyayari ang kalooban ng Diyos. Kaya dito makita natin na unang-una pa lang ay may mga bagay sa buhay natin na hindi dapat nasusunod ang kalooban natin. Huwag nating pangunahan ang Diyos, kumbaga. Dahil alam niya at meron siyang dapat gawin sa buhay natin. Dapat payagan natin siya na dumaan doon sa proseso ng Diyos. Kung dadaan ka sa apoy ng kahirapan, tanggapin mo, tanggapin natin. Huwag nating i-resist, sabi nga. Kundi payagan mo, Lord, sige, payagan mo kung ito ay makakabuti sa akin, pinapayagan kita. Kung dadaan ka sa mga pagsubok sa buhay na hindi mo inasahan, tanggapin mo kasi alam ng Diyos, ito'y makakabuti para sa'yo. Ganun din sa akin. Pangalawa, sa bandang huli sinabi ni Jesus, ang sino mang gustong iligtas ang kanyang sarili ay mawawalan nito. Ngunit kung sino ang nag-aalay ng kanyang buhay para sa akin, alang-alang sa mabuting balita, ay makakamit nito. Kaya kung hinahanap natin yung buhay na may kaganapan, yung buhay na hinahanap natin, na may kapayapaan, may kagalakan, punong-puno ng pagmamahal. Pakinggan natin sinasabi ng Diyos. Sabi niya, kalimutan natin ang ating sarili. Paano ba maglimot? Paano ba kalimutan ang sarili natin? Ano bang ibig niya sabihin? Ikaw ba'y kailangan mag-drugs? Ganyan, para lang makalimutan mo sarili mo. Kailangan kang maglasing para malang mawala ka sa sarili mo. Hindi. Ang sinasabi nito ay, dapat siya ang priority mo sa buhay. Hanapin mo ang kalooban ng Diyos. Hanapin mo yung sa lahat ng ginagawa mo ba, ito ba ay nakaayon doon sa kalooban ng Diyos? Tinatanong mo ba ang Diyos sa mga plano mo, sa mga pinaggagawa mo? Ito ba ay kinukonsulta mo ba lagi yung gusto mong mangyari sa iyong buhay, yung pangarap mo? Kung may gusto kang pupuntahan na lugar, kunwari mag-abroad ka, mag-iba ka ng lugar, sinasabi mo ba kay Lord na kung wala ka doon, wag na lang. Yan. Kasi ang priority mo, ang pinaka-importante na sa buhay mo ay siya. So ibibigay mo sa kanya lahat, susuko mo sa iyo ang lahat, kakalimutan mo ang gusto ng buhay mo. Gusto mo lagi. Kasi kung minsan, pag nananalangin tayo, kung napapansin natin, laging petition, laging yung Lord, bigyan mo ko nito. Lord, gusto ko nito. Lord, pakinggan mo ko. Lord, ito yung gusto kong makita, ito yung gusto kong puntahan, ito yung gusto kong magkaroon. Puro lahat sa akin, puro lahat sa atin, nakasentro sa atin. Puro petition. Pero ang pinakamagandang panalangin, pinakadakilang panalangin ay yung panalangin na, Lord, ano ba yung kalooban mo? Kung hindi mo kalooban, huwag mong payagan na mangyari. Yan. So, kapatid, ito ang
napakagandang mensahe ng Diyos sa atin sa araw na ito, na dapat mangyari ang kalooban ng Diyos. Dapat isuko natin sa Diyos yung ano man yung mga hinahanap natin sa buhay. Magtiwala tayo sa Diyos. Magpakumbaba tayo sa Diyos na kung wala siya sa buhay natin, wala tayong magagawa. Kaya nga, ano man yung ginagawa natin sa buhay, ano man yung pinagkakabalahan natin, ano man yung mga relasyon natin sa buhay, dapat laging sentro ang Diyos, laging kasama ang Diyos. Kaya kapatid, ito yung pagnilayan natin, ito yung pagpasalamatan natin sa Diyos na ang buhay natin ay maigsi lang, pero kung ginagawa nating worthwhile, ibig sabihin, hindi nibigyan natin ng halaga, at lalo kung para sa Diyos lang lahat ng iniisip natin, siguradong mararanasan natin ang buhay na may kaganapan. May mga pagsubok man, hindi man perfecto, pero nandun ang Diyos, kasama natin ang Diyos, at lagi tayong ililigtas ng Diyos. Tandaan natin kung ano ang papel ng Diyos na binibigay natin sa buhay natin, yun ang doon siya gagalaw. Yun ang mangyayari sa atin. Kung si Kristo ang iyong tagapagligtas, well, talagang maliligtas ka kasi yun ang pananampalataya mo. Kaya kapatid, tandaan natin, ang Diyos ang pinakamahalaga sa buhay natin. Pag nasa iyo ang Diyos, nasa iyo, sa puso mo ang Diyos lagi, ikaw ang pinakamayaman sa balat ng lupa dahil He is your greatest treasure, sabi nga. Kaya samahan niyo ako sa maigling panalangin at samahan tayo ng Diyos. Panginoon naming Diyos, maraming salamat po sa araw na ito, sa nakarang linggo, at kami po ay sinamahan mo. Muli, kami po ay lumalapit sa iyo na sa susunod na mga araw, susunod na linggo, lalong-lalo ngayong araw na ito, ay kasama ka namin uli at sasamahan mo kami uli. Mangyari nawa ang kalooban mo sa akin, sa amin, at makasunod ako. Marinig ko, malaman ko ano ang kalooban mo. Manalo Espiritu Santo, tulungan mo ako na makapamuhay maayon sa kalooban ng Diyos. At samahan mo ako lagi. Maraming salamat po. Ito amang aking kahilingan sa iyo sa pamamagitan ng iyong anak na si Jesus, kasama ang Banal Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, kung meron po kayong mga prayer requests o mga kahilingan na gustong pagdasal ng natin, ilagay nyo lang sa comments. Kung meron kayong mga reflection na gustong idagdag, mas maganda idagdag nyo dun sa comments. At sama-sama tayo na maglakbay patungo doon sa karyahan ng Diyos. Nawa, pagdating ng panahon na tayo tawagin na ni Lord, magkita kayo tayo doon sa langit. At ito ang panalangin natin, itong dasal natin. See you in heaven. At saka, nawa, tayo ay lumago araw-araw. Araw-araw. Sa mapagpalang linggo sa iyo at sa iyong mga mahal sa buhay, kapatid. God bless and God is good.